isang maganda at pinagpalang umaga po sa inyong lahat, mga besi. Ngayong araw na to ay nais ko lamang pong ibahagi sa inyo kung bakit at paano ako nagkaroon ng tanim na sayote. Ayan po. Yan, kulay white at meron din akong kulay green. Ito ay nasa aking ulohan. Alam niyo po ba na itong tanim kong sayote ay nagsimula pa ito noong taong 1991 nang ako ay dumating dito sa Japan, at hanggang sa ngayon patuloy at patuloy akong nagtatanim nito at hindi nawawala ng punla. Ayan. Alam niyo po ba nung iniabot sa akin ito nung natandang Haponesa, tinanong niya ako kung ano ito. Ngayon nung tiningnan ko, sabi ko, hindi ko yata alam yung ano, yung bunga na ito. Pero kamukha siya ng sayote. Sabi ko, meron sa aming ganito, pero hindi ganitong kulay. Kulay green, kagaya nito, di ba? Ngayon, sabi niya ganun sa akin, kung gusto mo, sayo na lang, kasi hindi ko alam lutuin, at hindi ko alam kung ano ito, sabi niya ganun sa akin. Ngayon, napag-isip-isip ko, siguro kaya ganito ang kulay nito, dahil sabi ko, siguro malamig dito sa Japan. At iba ang climate kasi sa Pilipinas laging mainit, di ba? Kaya sabi ko siguro imported itong sayote. Doon ginawa ko, itinabi ko kasi hindi ako nagluluto nung time na yon. Tinabi ko siya doon sa kusina hanggang sa umabot siguro ng mga 1 month mahigit. Nung maalala ko uli, sabi ko, meron nga pala sa akin ibigay na sayote, gusto kong lutuin. E nung makita ko siya, meron na siyang nakausling parang buto dito. Tapos may sumisibol na ano, na dahon. Ay, sabi ko, nabuhay. Sabi kong ganun. Sayang naman, hindi ko nakain. Sabi ko noon. So, ang ginawa ko, binaon ko sa lupa doon sa labas. Binaon ko siya. At hindi ko inaasahan na tutubo at magkakaroon ng ganito kadami. Ganito, ang dami-daming bunga. E nung time na yon, wala pa po masyadong mga Pilipina rito sa Japan. At ano, walang kumakain dahil ako lang naman. Hindi rin naman sila kumakain nito. Nakaka-harvest ako ng ano, ilang kaing. Siguro 3 kaing, 4 na kaing. Hanggang sa, syempre hindi ko na makain. Kaya taon-taon, nagkakaroon ulit siya ng ano, panibagong usbong na naman. Nagkakaroon siya ng panibagong tanim. Kaya taon-taon itatanim ko, tapos lalaki na naman siya. Ganun ang ganun hanggang sa dumami ng dumami. Kaya ngayon, ito, hanggang ngayon may tanim ako na ito, hindi nawawalan. Kasi every year, yung natitirang malaki na hindi ko siya na-harvest, halimbawa ito, lumaki na siya. Nagiging magulang na, hinahayaan ko lang dun sa isang box, hinahayaan ko lang siya. Tapos next year, tumutubo na naman ulit siya. Yun ang ginagawa kong punla every year. Kaya hanggang ngayon, ito, ganun ang ginagawa ko. Sa ngayon, dahil sa marami ng mga Pilipina, marami ng mga foreigner na nakatira dito sa Japan, marami na siyang nagtatanim, no? Nakikita ko may tinda na ngayon na ito sa mga supermarket. Dati, anong araw kasi, hindi alam mo ito kainin ng mga Hapon, kaya baliwala lang sa kanila. So, ang ginagawa ko nung time na kapag may mga festival dito, mga international festival ba, ang ginagawa ko, binabalot ko siya, pinapak ko siya ng mga 1 kilo, tapos binibenta ko doon, kaya kumikita ko dito kahit paano. Pero dahil sa ngayon, dahil sa marami na kasing nakakaalam, marami nang nagtatanim, kaya wala na. Tapos nagkaroon pa ngayon ng COVID, kaya ang gagawin ko na, kung may bibili, salamat, kung wala, pamimigay ko na lang. Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat, ako yung mamimitas na samahan niyo ako. Ayan. Marami siya magbunga, nakakatuwa. Ayan. Meron din akong tanim dito. Ayan, oh. Ayan, marami na rin siyang bunga. Ayan, ganyan siya pag namunga, oh. Ito, wala kasi akong ginawang balag dito. Kaya ang nangyari, dito siya gumapang sa
Diyan siya gumapang sa aming bakod na halaman. Ayan. Ayan na yung aking na-harvest. Paano po, hanggang dito na lamang po. Maraming pong salamat sa inyo. At nawa nagustuhan ninyo ang aking kwento ng aking sayote. Bye-bye po at ako'y manunungkit na. Sayonara. God bless. Have a nice day. Bye-bye.